nangyayari dito? Totoo bang namumolesya ka ng detainees ng presinto nyo? Ang hilig nyo sa fake news. Fake ang pictures na yan. Kawalang yam. The fake pictures, ah. Pakanaan ni Amira yun para siraan ako. Kapag nakita ka ng media, masisira ang image ng Nexcelsium. Gagawin niya din sa inyo to. Sisiraan niya din kayo. Tatanggal na yan sa National Police Force dahil nalaman na ng mundo ang kawalang hiyaan niya. I just want the assurance na malulusutan natin itong hit and run up. Bakit ba ayaw mong panagutan yung ginawa mo? Aksidente yan nangyari. Oh, never mahal kita. Pakala ako. Freak! Maria Makiling, tulungan mo ko. Hello pa? Si Lola, andito po sa opisina. La? La? Oh, Rose! Napapunta ka, this oras na ng gabi. May problema ba? Ah, no, wala naman ho. Namiss ko lang ho talaga kayo. Na, dito kayo. Sandali. Kumain ka na ba? Ipagsasandok kita. Okay lang po ako. Namiss ko lang ho talaga kayo lang. Pwede ho bang samahan niyo muna ako dito? Siyempre naman. Mahal kita. La. Sasabihin po ko. Ano yun? Alam kong ako po yung nagdesisyon na tumira sa mga Tera. Pero nahihirapan po ako sa sitwasyon namin ni Alex. Para kaming nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Ano ba'ng sinasabi ng puso mo? Mahal ko po si Alex. Panghawakan niyo kung anong nararamdaman niyo sa isa't isa. Kahit na gaano kahirap ang sitwasyon, malalaman niyo kung anong dapat kung susundin niyo ang inyong puso. Salamat, La. Si Amira po ba? Gising pa? Ayun sa labas. Mag-exercise sa atayo. Huwag ko ba? Ano? Dan mo. Sige na. Sige, nakamustahin ko lang po siya. Sige. Ayusin mo dyan yung paglilinis mo, ha? Yes po, sir. Ayoko ng trabahong tamad.
Sir. Pulutin mo! Tapusin mo yung paglililis dyan. Bless! Pa, yung lumabas sa media. Maglinis ka lang dyan. Pwede ba? Nangihirap, no? Kaya kailangan ingatan mo yung auto mo. Kasi pag may mga dumi, mahirap alisin. Nakakwento ko na ba sa'yo yung kakilala kong hindi magkaanak? Dahil mahal niya yung misis niya na gustong-gustong magkaanak. At para may magdala ng pangalan niya, nag-ampun siya. Binigay niya lahat dun sa batang yun. Pero, dudumihan lang pala niya yung pangalan ng tatay-tatayan niya. Anong sinasabi niya pa? Tayo. Tayo, tayo. Hindi pa ba malinaw sa'yo rin? Ha? Ikaw ang bata sa kwento ko. Ikaw. Hindi. Hindi totoo yan. Ba't yung ginagawa sa akin to, pa? Para ano? Para saktan ako? Malaman ang totoo, ha? Ren, alam mo kung anong mas masakit? Yung ginawa mo akong kahihiyan! Pati yung pangalan natin, pinaboy mo! Kahit mamatay kang ingrato ka, hindi mo na mababawi yung tuming iniwan mo akin! Ano? Ha? Ginawa ko naman lahat para maging proud ka sa akin, ha? Kaya nga tinago ko kung sino talaga ako, kung ano talaga ako. Siguro napuno na ng galit yung puso ko kaya napunto ko sa mga preso sa presinto. Nadahil lang ka pa. Ha? Nadahil lang ka pa. Simula ngayon, magkalimutan na tayo. So, kakaintindihan ba tayo? Ha? Maria, sana maintindihan mo.
Malaki ang galit ko sa Crazy Five, pero hindi kaya ng konsensya kong pumatay. Hindi ganong klaseng paghihiganti ang gusto ko. Hindi basta-basta makakasalanan ng mga iyon sa'yo, Mira. Pati sa pamilya mo. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa tatay mo na si Crisanto? Tay, ulila na kami ni ate. Alaala niyo na lang ni nanay na tira sa amin. Hindi ko makakalimutan yun, Maria. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang payo mo sa akin dati, gawin ang tama. Tama bang pumatay? Anong nangyari? Bakit ang ibang payo mo, Maria? Hindi ko kayang pinapagawa niyo. Hindi na tama yan eh. May iba pang paraan. Mira? May kausap si Amira sa telepono. Gusto ko nang siya makausap sandali. Alam mo naman yon. Pagdating sa negosyo, kahit is oras ng gabi, walang pinipiling oras. Magnolia, gusto ko nga lang kausapan yung kapatid ko sandali. Nang kaming dalawa lang. Ate? Ate, anong nagawa mo dito? Gabi na. Tatawagin ka namin pag kailangan ka namin. May kausap ka ba? Ha? Parang may kausap ka eh. Ha? Narinig ko may kausap ka eh. Wala akong kausap, ate. Narinig ko eh. Narinig ko, tumatanggi ka dun sa kausap mo. Amira, may nanggigipit ba sa'yo, ha? Pwede mo sabihin sa akin. Ate, alam mo, masyado lang kasi akong stress sa work. Kaya kung pwede, huwag ka nang dumagdag. Gusto ko lang naman mag-relax eh. Tsaka, na oras na ba? Tsaka, kailangan mo nang umuwi. Nanguyog ah. Amira, nag-uusap pa tayo. Ate, huwag ka nang gumawa ng issue. Amira, alam ko kung ano yung narinig ko. Alam ko rin kung ano yung ginagawa mo. Ayaw mo lang kasi aminin sa sarili mo na kinakausap mo yung sarili mo eh. Amira, wala akong ibang intensyon, ha? Gusto ko lang aminin mo na meron kang problema. Para alam namin kung paano ka tutulungan. Sino tutulong sa akin? Tulong? Saan ako magpapagamot? Sa bago mong tatay, yung nagpapanggap na doktor. May pinakita siya sa akin dokumento na nagpapatunay na na-confine ka sa isang mental hospital na nawala ka. Pinaimbestigahan ko si Amira at ito ang nadiskubre ng private investigator. Saan naman galing ang dokumento na yan? Kay Doc Franco? Ba't nagpapaniwala ka na naman dun? Siguro, binigyan ka ng advance na mana kaya believe ka sa kanya, no? Hindi ako ganyan. Bawihin mo yung sinabi mo. Kung ano-ano pa kasi sinasabi mong dahilan kaya ka tumira doon sa poder niya.
Eh, alam naman natin kung ano kang klaseng tao. Bata pa lang tayo, mukha ka ng pera. Tingnan mo nga yan, ang daming bumibili. Paano pa kaya pag nakagawa ka ng gamot na gawa dito sa mutya? Instant ka lang yan sa mga sugat. Parang yung nangyari dyan sa sugat mo. Instant yaman din to para sa atin. Tsaka, madami pang benefits tong ano, tong halaman na to. Alam mo si Doc Franco, baka malampasan mo pa yun. Bakit ba kasi Doc pinanganak na heredera? Ang hirap, maging mahirap. Pauwiin mo yung sinabi mo. At least ako, gising na ako sa katotohanan na meron talaga mga tao na kahit anong gawin mo, hindi mo matutulungan. Rose! Rose! Amira! Grabe, ibang-iba ka na! Hindi ho ako si Amira. Alam ko, eh paharang-harang ka kasi dyan eh. Kaya binesering kita. Venus! Amira! Kamusta ka na? Eto, palaban pa rin sa life. Naalala mo nung nag-work ka sa Salon de Manika ko. Bilang all-around assistant, ikaw ang aalalay sa ating mga stylist. Tagaabot ng mga gamit, tagawalis ng mga buhok, taga-shampoo, taga-blow-dry. Kaya. Kaya po. Kaya po, ma'am. Kaya po, ma'am. Oo nga eh. Alam mo yung first day ko, naging last day ko din. Tara, po tayo. Okay. Ito. Yan. Ganda-ganda mo. Siyempre, lalo ka na. Pero hindi talaga kita makalimutan. Kasi grabe yung pagsisisi ko nung tinanggal kita. Sobra kasi yung pamimilit nung malditang si Portia Terra na yan eh. I am not today. I'm sorry. Ay, yes! Hindi ko sinasadya. Malpurit na lang kita! Pero, in a way, makakabawi rin ako sa'yo. In a way, makakabawi rin ako sa'yo. Eto na yon. Subukan mo itong mga tinapay ko. Ikaw ba nag-bake? Hindi na kasi ako nagsasalon. Bakery ng pinasok ko. Low carb, sugar free. Sabi nga nila, what is beauty? If the brain is empty. Hindi! If you're not healthy. Pero, alam mo, i-invite sana kita. Alam mo na to eh. Sabi, in-email mo sa akin? Yes, nag-organize kasi ako ng health expo. Ito, check mo. Oh, may pa-brochure ka na. Sama din yung next Celsius. Ah! Kapit
to you. Bakit kasi kayo pumunta ng Health Expo? Hindi yun na lang hinayaan yung mga staff natin mag-agasikaso dun eh. Dapat malaman ng daddy mo kung anong pinaggagawa ng babae na yan. Sa tingin mo, mag-aabala pa si dad na iganti ako kay Amira? Huwag naman, ha? Ginawa ko lang ang kailangan para proteksyonan ka, Amira. Kahit pumatay pa ako. Nagdadalawang isip ka sa paghihigante? Tuturuan kita ng leksyon, Amira. Gagawin ka ba? Nagawa mo siya!